Hello guys, magandang araw sa inyo and welcome back to my channel. Ito po ang Hernan Dog World TV. Ngayon guys, pupunta kami ngayon sa airport. Siyempre, doon sa Cargo Airlines. At pipick up kami ng dalawang French Bulldog. Siyempre, pipick up dahil meron kaming import. At ito po ay galing doon po sa bansang malamig, doon po sa United Kingdom, England. So guys, ito po ay dalawang French Bulldog. Siyempre, may procedure po kami sa pagkuha ng mga aso. Yung protocol namin na ginagawa para siyempre tropical dito sa atin at galing sila sa bansang malamig. Para siyempre hindi sila magkasakit at wala silang dalang bakterya o anumang sakit. Kailangan po natin bigyan sila ng magandang paglinis ng katawan mula sa airport hanggang dito po sa kennel natin. So yan guys, panoorin niyo po ang ginagawa namin yung procedure. Okay, watch this guys. Siyempre guys, naghahanda po kami ng mga gamit na gagamitin namin sa pagkuha ng aso dahil siyempre pag kinuha namin yon, hindi basta yung sasakay namin sa sasakyan and then iuwi na, hindi po ganun. Meron po kaming procedure na ginagawa at pinapaliguan namin yung aso at siyempre ito, pakita ko sa inyo yung mga gamit na inihahanda namin kapag kukuha kami ng aso sa airport. So guys, ito yung sasakyan na ginagamit namin na pang-transport ng aso. At ito din yung mga ginagamit namin pag magdo-dog show kami at saka kukuha kami ng aso sa airport. Ito. Kailangan namin malaking van para syempre marami siyang laman at saka yung komportable yung mga aso. So ayan guys, ayan. Ayan, malaking van siya. Itong van na to, kasya dito ang 8 cage ng mga bull mastiff. So, ayan, tingnan natin kung ano yung mga gamit na inihahanda namin. Okay. So, ito po yung loob ng aming crafter. So guys, ito, nagdala kami ng dalawang barry kennel kasi dalawang aso yung dadating at kaya dalawang barry kennel. So ito nilinis namin, dinisinfect namin para syempre paglagay nila dito maaliwalas sila. Yan, saka yung barry kennel ay nilagyan namin ng kumot para higa nila. Supposedly mas maganda kung may kutsyon kayo. So yan, malambot naman po yan, maayos siya. Very comfortable sila diyan. At meron po kaming dalang towel para syempre papaliguan namin yung aso doon, kailangan naming i-towel dry. At ito nga po yung sinasabi ko na may dala din po kaming portable electric pan dahil kailangan naming electric pan sila doon habang nasa labas pa, hindi pa inaayos pa yung mga paperwork. So portable electric pan po yung dinadala namin dahil hindi naman po pwedeng mag saksak doon, mga may plug but limited lang. Saka syempre may dala din po kami mga tubig na mineral bottle, yung mga 5 liters. So 6 po yung dadali namin. May ikaarga po dito yon. So may dala din po kami guys na mga leash o tali ng aso. Ayan, pakita ko sa inyo. So guys, meron kaming dalang mga dog food. Siyempre yung dog food na pwede nilang kainin doon sa ano, sa airport. Dahil ito yung sinabi sa amin ng breeder na pinanggalingan niya sa UK. At of course, may dala kaming dog bowl. Nilagay namin sa plastic. At saka, ito, nagdala din kami ng show chain o show leash. Para siyempre, habang nandun, pinapractice namin siya, nilalakad-lakad namin doon sa parking area.
pagkatapos namin silang paliguan. At saka meron kaming dalang squeaky bowl. Yan, maliit at saka malaki, saka yung mga squeaky toys. Para habang hinihintay namin yung release ng papers nila, pinapractice namin sila doon sa parking area. So, yan yung mga ibang dala namin. At may iba pa kaming dalang dog food, yung katulad ng meat o chicken. At saka, syempre, may dala kaming timba, tabo. Dahil pag magpapaligo kami, syempre may shampoo din po kaming dala. Ayan, na tinimpla na po namin. Hindi ko lang masabi sa inyo kung anong shampoo yung brand na ginagamit namin. So yan, may dala kaming tissue, may dala kaming wipes para pamuna sa mga ano nila, sa puwet nila pag nagpupo sila. So ayan guys, yan yung mga ginagamit namin sa pagkuha ng aso sa airport. Kaya guys, maya-maya lang, aalis na kami at pupunta na kami doon sa airport. Kaya ito po, samahan niyo po kami. Guys, at last 3 hours na biyahe from doon sa Kennel to dito sa airport. Dito na kami sa lugar ng airport na Terminal 1. So hanapin na lang namin kung saan yung airlines at yung cargo, and then pick up na namin yung aso maya maya. So yan muna kayo ha. Guys, ngayon nakuha na namin yung aso at ito, dumating na sila at ito si Percy at ito si Rory. Yan. So ngayon, ilalagyan namin sila ng portable electric fan para syempre galing sa mga abang biyahe, naiinitan sila dahil pagbaba nila dito sa cargo. Kaya kailangan natin silang lagyan nito at nilagyan ko na sila kanina ng ano guys, ng cooling jacket, at ngayon naka-relax na sila kaya okay. So sa nakikita nyo, relax na sila. Saka ito, dalawa sila at ito yung aking portable electric fan. Okay, yan. Yan. So kaya portable na electric fan yung gamit namin dahil unang-una dito sa cargo airlines, dito sa cargo area, wala naman sila ditong yung mga saksakan, yung mga plug, kaya rechargeable yung gamit namin. Okay? Kaya guys, wait nyo na lang po yung iba pa namin gagawin bago namin sila iuwi sa bahay. Okay, watch na lang kayo mamaya guys. World War. Woohoo!
Hello, good morning. Halos madaling araw na rin po kaming nakauwi galing sa airport, pa-cargo, napunta sa kennel. Dahil ang tagal ng proseso sa cargo ngayon, yung paglabas ng aso. Siyempre, alam naman natin, dahil may kinaharap tayong pandemic at saka isa pa, maraming pinagbawal. Siyempre, yung mga snub nose, siyempre mahirap pong paratingin yan dahil maraming airlines na hindi pumapayag. Saka may certain period lang sila na para pumayag. Kaya, ayun, natagal lang kami, halos 5 to 6 hours yung processing ng papers. And then, nung kinuha na namin yung aso, umuwi pa kami dito. So, yun. Kaya, ito guys, pakita ko na lang sa inyo yung mga aso namin ngayon. Anyway guys, mabuti na iuwi na namin yung aso. Yun po ang pinaka-importante. Siyempre, ito, panoorin nyo na lang kung paano namin i-condition dito sa kennel yung aso. Yung adaptation ng klima. Hello guys, magandang araw sa inyo. Ngayon, eto na si Percy, yung aming French Bulldog na bagong import. Ayan. Ayan po siya. Okay. So, ngayon guys, pinapashell ko lang siya dito sa labas kasi for adaptation. Siyempre, galing sila sa malamig na lugar at dito sa atin mainit. So, konti-konti, sinasanay ko siya na sa labas, hindi lagi sa aircon para siyempre ma-adapt niya yung klima natin. So kahit mga 10 minutes lang pag nagpupo siya o umihi dito sa labas, lakad-lakad lang. Pero pag mga ganito, pag mga bagong dating lang yung aso dito sa atin sa Pilipinas, galing sa malamig na lugar at mga snub nose, yun, ganon ang procedure na ginagawa namin. Dahan-dahan lang yung paglabas. Hindi bigla, hindi 30 minutes, hindi 1 hour. 10 minutes to 15, okay na po yun. Para ma-adapt lang yung klima natin. So, ayan. Si Percy. Good boy. Good boy, Percy. Yes, Percy. Good boy. So guys, narinig nyo, medyo humihingal siya. Kasi syempre, yun nga, na sinasabi ko, na hindi natin dapat tagalan sa labas, lalo't ganito yung panahon na mainit pa dito sa atin. So, okay guys, mamaya ilabas ko naman yung isa naming aso para ganun din ang gagawin ko. Ihi siya, pupo siya, and then 10 to 15 minutes para sa adaptation ng klima natin. Okay, watch na lang mamaya. Okay guys, ito naman si Rory, yung isa naming fawn na Frenchie na bagong dating. So ayan siya. So ganun din ang ginagawa ko, yung nilalabas namin dito para adaptation. But syempre sandali lang siya, 5 to 10 minutes. At saka syempre bawal siyang mapagod at hindi pa siya pwedeng patakbuhin sa garden. Pwedeng patakbuhin but kailangan umaga o hapon, yung hindi pa masyado mainit. So ganun yung ginagawa namin procedure pag may mga bagong dating na aso. So katulad din nung kanina kay Percy at ito nga si Rory. Yan ganyan. Oh, and of course bonding muna kami. Yan. Kita niyo si Rory. Yan si Rory. Diba? Yan si Rory. Okay. Ayan si Rory. Ayan. Pen. Mm-hmm.
Percy. Ori. Ayan, waiting na sila sa kanilang ship. Okay. Okay, si Rory. Okay, ito si Percy. At ito ang kanyang pool. Okay. And then... Thank you po sa panonood nyo dito sa video na ito, at abangan nyo po yung susunod kong video dito na kung paano namin i-condition yung aso dito sa kennel, saka yung training. So abangan nyo po yan, yung bali part 2 po ito nitong video na ito. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo dito sa aking channel. And then kung nagustuhan nyo naman po yung video, mag-iwan ka naman po ng isang like. At kung may gusto ka naman itanong, comment lang po sa comment section. Kaya maraming salamat po.